hapon. So kung nakikita nyo kanina mga kamukil sa unang video natin is nag-welding tayo, no. So ito yung trinabaho natin dito mga kamukilo. Yan, pakita natin mga kamukilo. Yan, no. Sa pinaka-front ng bahay na to, ito na yung trinabaho namin, no. So bali dalawa yung taon na nilagay ko dito mga kamukil, si Master Buyit tsaka yung bayaw ko. 3 days, no. Ah, pang-apat na araw pa lang ngayon mga kamukilo na trabaho nito. Yan, ito na yung trabaho nila. Yan yung bayaw ko. Paring rikta, yan ah. Yan yung busing namin dito mga kamukilo. Yan yung may-ari dito mga kamukilo sa bahay na to, no. So, silipin natin sa baba mga kamukilo kung ano na yung forma nito, no. Sa likuran na party mga kamukilo, ito rin yung tratrabaho ni Master Buyit sa Lunes, no. And then Monday mga kamukilo, o bukas, magdadala na ako ng dalawang tao dito mga kamukil, no. So ito yung trabahuin na naman, no. Rielings na naman lalagay dito, papunta dyan. Yan, tapos hagdana, no. So metal lahat yung gagamitin dito mga kamukil. And then yung steps niya, ayaw ni paring rikta ng tiles yung steps, no. Kasi madulas, no. May mga bata kasi. Gusto niya lang i-concrete, rap lang, no, yung apakan. So alam naman natin kung paano yan gawin mga kamukil, no. And then ito yung isusunod ni Master Buyit, no, sa Monday dito pagdanan, no. Ito yung lalagyan ng hand grill dito, yung rielings niya paakyat dyan. Yan, tapos pababa, no. Pero stainless yung hawakan dito mga kamukil, stainless yung hawakan ng kamay, no. Pababa dito. Yan. Ito. Ito yung huli, no, nalalagyan. So, kung napapansin nyo, mula ako sa taas, pababa ako mga kamukil, no. Para pag umpisang mag-grinder, magpintura sa taas, paglinis, linis talaga sa taas, no, pababa. Hindi na, kung sa baba kasi tayo mag-una, tapos maglinis, tapos sundin natin sa paglinis, sa pag-primer. So, yung mga dumi sa taas na malalaglag sa baba, pupunta dito sa nilinisan natin. So, paulit-ulit tayo, no. Kaya sa taas tayo nag-una. Silipin natin mga kamukil yung forma dito, no. Pero hindi pa to tapos mga kamukil, may idadagdag pa dyan, no, na mga parang trilly style, no. So yan na yung forma nyo mga kamukil, no. Papunta dyan, no. Napakataas, laki ng bahay na to. So linaro ko si paring Rikta ngayon kung ano yung ipapatrabaho niya talaga. Marami, no, sabi niya marami yung ipapatrabaho. Sa laki ng bahay na yan, ang dami pang hindi na trabaho sa loob, no. So sabi niya, kung pwede, ilagay ko lahat ng mga tao dito, no. So ayan yung usapan namin. So yan na yung forma mga kamukil dito sa magtuod project, no. Hand grill pa lang yung mga ginagawa natin dito. Yan, yan yung design niya. So sa Monday, may mga grinder sa mga inispat dyan sa welding. And then may magmasilya, yung kapatid ko yung magmasilya papunta doon. Tapos meron ding magtrabaho dito sa baba, gawa tayo ng scaffold, no, pamatungan para mapinisingan yung beam na yan dito sa harap para maganda na, no. Kailangan maayos na scaffold yung gagawin para maayos din yung pagkatrabaho sa taas, no. Wala tayong takot na mahulog. Yun yung pagkadiskarte, no, yung pagkaplano ko. Kailangan maayos yung scaffold para mula primer, finishing, magbatak ng masilya, maayos yung pagkatrabaho, makapag patong talaga yung magtrabaho dyan, no. So yun yung trabaho ni Master Buyit bukas, ay ni Master Lando at saka ni Master Buni, no, paggawa ng patungan dito. Alright, so balik tayo sa loob mga kamukin. So yan na, no. Yan yung machine, may machine dyan mga kamukilo, dalawa na machine, lalaki. Ito yung lalagyan niya mga kamukilo para sa patahian, no. Yan, napapansin nyo, ayan, no. Ito yung lalagyan niya, napakalaking machine. Yan, no, yung karton niya. So dito lalagay si paring Rikta ng no, basketball board, no, dito para may ehersisyo. Alright, so akyat tayo sa taas mga kamukilo. Okay, so malaki pa yung tatrabuhin dito mga kamukil. Tiles dito sa mga hagdana, no. Ito itatiles pa namin to. So yan. Tapos dito, yun na.
second floor. Tapos akyat tayo sa third floor, mga kamugil. Ito yung gagawin natin ng hagdanan, no? Bakal din na tubular yung gagamitin natin dito. Right. So ito yung pinaka rooftop ni paring Rikta dito, no? Parang biranda yan. Ito na, tratrabuhin din to. Din yung details dito na bubong. Medyo pa curve siya. Ganda kasi ng tanawin dito sa taas, mga kamukilo. Mount Apo, makikita kapag maaliwalas yung panahon. Ayan. No? So marami tayong makikita dito. Ayan. Abahay. No? Tapos yung puste dito, mga kamukil. Round pipe na lang, no? Na GI yung gagamitin natin, no? Bali, anim na puste siguro yung malalagay dito. Or walong puste, no? Malalagay dito. Kasi maglalagay si paring Rikta dito ng bilyaran. Tapos may kitchen dyan, lutuan, no? Sa tropa siguro niya. Preparation. Yan, napapansin nyo, mga kamukil. Nilalagyan nila ng waterproofing, no? Dito. Dito. So, yan. Pagkabanat dito, no? Right. So mamaya, mga kamukil, punta pa tayo sa Maduaw project at saka sa Bunawan, yung malapit sa bahay, kung ano yung natapos ng mga kasama ko doon sa trabaho, no. Sa Maduaw project, mga kamukil, malapit na 'yon. Sabado, bukas yung gusto kong ma-turn over 'yon, kaya sinabi ko sa mga kasama ko doon dapat matapos nila bukas, no, para ma-turn over na at makalipat na dito. Right.